Magandang tanghali sa ating mga kababayan. Dumating na naman si Mel Chavez from Mindanao. 30 taon na na ako ho ay tumatakbong senador para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Kaya kailangan ho nating malaman ng ating mga kababayan ang sabi kanina o kagabi ni yung darating na presidente, si Lenny Robredo, ay human rights ang kailangan. Ang aking kapatid, pinatay ho ni Digong. Pinatay ni Digong ang kapatid ko. Ni walang investigasyon. Kaya malamang nila 2004 pinatay nila ang kasama naming broadcaster. Kaya para malaman at kung nasaan ang ICC, hulihin na ninyo para mawala na yung katarantado. Antonio Parlade, dahil ang armed forces ay para protektahan ang ating mga kababayan. Kung si Antonio Parlade, General Antonio Parlade, ay hindi ho siya gumagawa ng kanyang gawain o authority, I am asking the young officer of the armed forces to do their time. Kaya ang mga katarantado tama na. Kaya ito na ang panahon. 2009 pinatay nila. Nagkataon lang na 2016 hindi ako nagsasalita dahil si kasamang ambasador Roy Sinyeres, ang aming kandidato pagka-presidente ay namatay. Ngayon, tuloy na ito. Yes, kailangan nating malaman ng taong bayan ang pagpatay ni Digong sa kapatid ko. 2009 sa Davao City, isang subdivision sa Davao City, sa Melchor subdivision, high-end subdivision, hindi nag-imbestiga si Senador Bato, hindi siya nag-imbestiga. Si Sara, hindi rin inimbestigahan ang pagkapatay ng kapatid ko. Kaya kung si Digong ay nagmumura, pinapayagan natin na mga sa media, pero sa tingin ko, yawa ka, Digong! Kaya sa inyong lahat, maganda ho ang halangi, ang aming hangarin sa Labor Party para sa kapakanan ng bayan. Ang Labor Party, ang aming chairman ngayon nandiyan sa hospital na na-COVID, kaya pwede lang yung protocol natin. Wala tayong problema. Si Attorney Villegas ay nasa hospital pa. Kaya sa inyong lahat, mga kababayan, tumindig na kayo para sa bayan. Maraming salamat. Thank you.